ating lahat ay nagpunta dito para mas magpalalim pa ng ating pag-unawa sa isyu ng ating mga kababayang magsasaka upang lalo tayo ay maging committed na makiisa sa pakikibahang ito hanggang sa tagumpay. Ang CARP ay isang hungkat na instrumentang pampolitika para sakaan ang sumusulong na radikalisasyon ng kilusang pangbukid na lubhang lumabas o lumakas ng panahon ni Marcos at upang kabigil ang ilang lider nito tumba sa reformismo at palayo sa makabuluhang magbabago. Napapanahon din kasi kahapon po ay tumasa na sa second reading ang charter change sa Kongreso na kung saan ay nakasalang at magpapalit pagdadagdag lang no, ng isang phrase sa ating konstitusyon nang sa ganon ay mahayaan na na magmay-ari ng lupa ang mga dayuhan. The stark reality of social inequalities, especially with regard to land holding, creates a great disparity between the peasants who comprise the majority of the population and the privileged few who also control the political structure, banks, and other commercial enterprises. Nagsisimula po ako dun sa naganap noong Enero 22, 1987, yung Mendiola Massacre. Habang nagaganap yung Mendiola Massacre, kapanabay na nagaganap sa isang gusali sa Quezon City, ang unang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno, panahon ni Cory Aquino at ng National Democratic Front of the Philippines. First person na out po ito, ako po yung chief negotiator ng Mendiola. Sinalubog ng pamamaril ng magkasanib ng mga tauhang militar at pulisya ang mga magbubukid at mga aktivistang nagmamartsa sa tulay ng Mendiola. Habang isinisigaw ng mga magbubukid sa Mendiola ang kahilingan ng pagpapatupad ng reforma sa lupa, sinisikap namang mapagtagpo ng dalawang panig sa usapang pangkapayapaan ang waring magkaibang panukalang agenda na tumutukol sa tuntungang diwa. Harapin, lutasin ang mga usaping ugat ng armadong tunggalia or address the causes of the armed conflict. Nakakamtan at matatamasan lamang ang matagalang kapayapaan para sa katauhan at pamilya ng bawat magbubukid. Mas higit dito para sa kabuuang lipunang Pilipino, kapayapaan kapag nakabit na napairal na ang totohanan ng reforma o tunay na reforma ng agraryo. Ngunit yon ay hindi maaasa hanggat hindi nakahawakan ng mamamayan ang gobyerno magpapairal tulad ng napanggit na rin ng naunang nagsalita. Maraming salamat po.